Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Deuteronomio 31 verse 6. Bibilang ng lima upang sariling mapakalma. Sabay buntong hininga, may luhang nagsitulo na pala dahil hindi na kinaya ang sakit na dala. Akala nila wala akong problema, akala ng iba ako ay masaya. Akala nila wala akong iniinda, nasanay kasi silang lagi akong nakatawa. Nasanay kasi sila na lagi akong masaya, nasanay kasi sila na ganito ako. Depresyon. Napakahirap na sitwasyon. Hindi nila alam na sa aking pagngiti, sa loob nito'y bigati. Iniisip ng iba na nagbibiro lang ako. Iniisip ng iba na hindi ito totoo. Pero hindi nila alam, unti-unti na akong pinapatay nito. Dinadaan ko lang sa pagtawa upang ang iba'y mapasaya. Ang mga salitang nagnanais na ako naman sana, nagtatago sa bawat ngiti sa labi ko, ansan damakmak na problemang pasan-pasan ko. Sa kabilang aking pagtawa, ay may lungkot na dinarama. Ginawa ko naman ang lahat, ngunit bakit di pa rin sapat? Hindi ba nila nakikita o ayaw nang talaga nilang bigyan ng halaga? Siguro nga, talagang walang nagmamahal sa akin dahil walang umiintindi sa aking paginda. Lunod na ako sa kalungkutan. Puso ko'y hirap na. Ayoko nang magpanggap pa. Magpanggap na masaya ako sa harap ng iba. Dahil ang totoo, hindi ko na kaya. Sinasabi sa atin ng Biblia na dapat tayong mapuno ng kagalakan at pagpupuri sa Panginoon. Filipos 4 verse 4. At muling sinabi, magpuri kayo sa Panginoon. Kayong mga hintil, lahat ng bansa ay magpuri sa Kanya. Roma 15 verse 11. Dapat tayong mapuno ng kagalakan at pagpupuri dahil nais ng Diyos na magkaroon tayo ng masaganang buhay. Hindi ito madali para sa isang taong nakakaranas ng depresyon. Ngunit, ito'y maaring mabigyang solusyon sa pamamagitan ng panalangin, pag-aaral ng Biblia, pagkakaroon ng isang grupo na nakatutulong sa pagdadala ng problema, pakikisama sa mga kapwa, mananampalataya, pagtatapat ng kasalanan or kabigatan, pagpapatawad at pagpapayo. Kailangan nating gumawa ng hakbang upang hindi tayo malunod sa ating sariling mga suliranin. Kailangan nating ituon ang ating atensyon sa ibang mga bagay. Ang depresyon ay laging mabibigyang kalutasan kung itutuon natin ang ating atensyon palayo sa ating sarili patungo sa iba at sa Panginoong.